dito sa Papa Dudu Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. May mga nagsasabi na kapag pumanaw ang isang tao ay hindi agad-agad nawawala sa lupa ang kanyang kaluluwa. Nananatili daw ito sa mundo dahil sa hindi pa alam ng mga ito na wala na sila. Kaya siguro may ilan na nagsasabi na nagpaparamdam o nagpapakita sa kanila ang isang taong kakapanaw pa lamang. Gaano nga ba katotoo ang bagay na ito? Naniniwala ka ba na may mga kaluluwa tayong kasama at hindi lang natin sila nakikita? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa lahat. Itago niyo na lamang po ako sa pangalan na Myla. Isa po akong OFW at malaking tulong po ang channel mo, Papa Dudut, para sa mga kagaya ko na namimiss ang Pilipinas kasi kapag nakikinig ako sa mga sulat na binabasa mo, pakiramdam ko ay nasa Pilipinas lamang ako. 3 taon na po ako nagkatrabaho sa ibang bansa, Papa Dudut. Ang aking ikukwento sa aking sulat ay nangyari noong dalaga pa ako. Nagmula ako sa isang mahirap na pamilya. High school lamang ang natapos ko. At after noon ay nagtrabaho na kagad ako para makatulong sa aking pamilya. Dati tanggap kong ganoon ang kapalaran ko. Kahit gusto ko na mag-college kasi pangarap ko talaga. Kahit noong bata pa lamang ako ang maging isang elementary teacher. Mahilig kasi ako sa mga bata. Nasanay na rin siguro ako. Kasi marami akong kapatid na mas bata sa akin. Ako kasi ang panganay sa 7 magkakapatid. Dahil sa hindi madali ang buhay namin at hindi rin regular ang trabaho ng tatay ko, ay ang pagtulong sa pamilya ang naisipan kong gawin nang makatapos ako ng high school. Iyon nga lang ay wala pa akong 18 years old ng panahon na yon. Kaya hindi pa ako pwedeng maghanap ng trabaho talaga. Ang una ko naging trabaho ay tagabantay ng baby ng kapitbahay namin. May trabaho kasi siya mula umaga hanggang hapon. Kaya ako ang nagbabantay sa anak niya. Kasunod ay naging labandera din ako. Tumanggap ako ng mga labahan ng mga kapitbahay namin at ibang kakilala namin. Doon ko nasabi na hindi pala talaga biro ang kumita ng pera. Kaya sinabi ko sa aking sarili na hindi habang buhay ay ganun ako. Kapag nag-18 na ako ay hahanap na ako ng trabaho na kahit papaano ay malaki ang sweldo kumpara sa kinikita ko sa pagbabantay ng baby at paglalabada. Kahit paano ay nakakatulong naman sa pamilya ko ang kinikita ko sa mga trabaho ko na yon, Papa Dudut. Mahirap pero kailangan magtiis. Kasi kami rin ang kawawa kung hindi ako kikilos at nasa bahay lamang ako. Hindi naman bumabagsak lang ang pera sa langit at kailangan talaga nating paghirapan yon. Lahat ng sinasahod ko ay ibinibigay ko sa aking nanay. Kapag may kailangan akong bilhin ay saka ako humihingi sa kanya. Mulat kasi ako sa kahirapan ng aming pamilya. At alam ko na mas kailangan ng pamilya namin ang perang kinikita ko kesa sasulohin ko yon, Papa Dudut. Sulit naman ang pagod at hirap ko dati kasi kapag nagbibigay ako kay nanay ay palagi siyang nagpapasalamat sa akin. Kumbaga'y pinaparamdam niya sa akin na na-appreciate niya ako. Doon pa lang ay nawawala na ang pagod ko. Isa pa ay nakikita ko rin na talagang inilalaan ni nanay ang perang ibinibigay ko sa kanya sa mga kailangan namin sa bahay, lalo na sa pagkain. Kahit paano ay hindi na kami namumroblema sa ulam at bigas. Tapos yung kinikita naman ni tatay ay pambayad na lamang namin sa kuryente at mga gastos sa school ng mga kapatid kong nag-aaral. Sa una lang din naman ako nahihirapan sa pagbabantay ng baby at paglalabada, Papa Dudut. Nang medyo tumagal na ako sa ganong trabaho ay nasanay na rin po ako. Mas gusto ko pa nga ang nagtatrabaho ako kesa sa nasa bahay lamang ako. Kasi kapag nasa bahay lamang ako ay wala akong kikitain na pera. Patuloy akong nangangarap noon para sa sarili ko at sa aking pamilya.
Hindi ako nawawala ng pag-asa na darating ang araw ay magiging maginhawa din ang buhay namin. Hindi ko naman pinapangarap na maging sobrang mayaman kami. Yung sapat lang ay ayos na ako doon. Alam ko rin naman kasi ang limitations ko at ayokong mangarap ng masyadong mataas. Baka kasi kapag hindi ko natupad ay ma-disappoint lamang ako. May nagbukas na isang internet shop sa aming lugar. Yun ang unang internet shop sa barangay namin, pagmamay-ari yon ng isang pulis. Itinabi niya ang internet shop sa kanyang grocery store. Paminsan-minsan ay nagpupunta ako sa internet shop na yon para manood ng mga online videos at mag-research ng kung ano-ano. Noong nag-aaral kasi ako ay paborito ko ang computer subject namin at masasabi ko na maalam talaga ako sa computer dahil doon. Kaya sabi ko sa akin sarili kung hindi ako magiging teacher ay gusto ko rin na maging IT expert or computer technician. Naging close ko na rin na nagbabantay sa internet shop na yon na si Thea. Matanda lang siya sa akin ng 2 taon. Magka-schoolmate kasi kami noong high school kaya kahit papaano ay magkakilala na kami. Minsan ay nagkakaroon kami ng pagkakataon na mag-usap ni Thea at napag-uusapan namin ang trabaho niya roon. Okay daw ang sahod kahit papaano tapos ay hindi pa siya pagod. Ang kailangan lang niyang gawin ay mag-timer at sabihin sa mga customer na tapos na ang time nila. Mano-mano kasi ang timer doon. May mga stopwatch sa tabi ni Thea na may number ng mga computer. Libre din ang pagkain niya sa tanghalian at hapunan. Naglalakad lang daw siya pa uwi kasi hindi malayo ang bahay nila mula roon kaya lahat ng sinasahod niya ay buo niyang nakukuha. Ayos palang magtrabaho dito, no? Ang swerte mo kasi ikaw ang nakuha ni Sir Rob. Sabi ko kay Thea. Inaanak kasi ako noon kaya ako kinuha. Pero hindi na rin siguro ako magtatagal dito. Baka sa susunod na taon ay magtrabaho na ako sa Maynila. Tutulungan daw ako ng kapatid ko, ang sabi ni Thea. E di mawawala na magbabantay dito, tanong ko. Maghahanap naman si Sir Rob panigurado ng kapatid ko. E teka, gusto mo ba na ikaw ang irekomenda ko sa kanya na papalit sa akin kapag aalis na ako? Ang sabi ni Thea. Ako? Baka hindi ko kayang trabaho dito, sambit ko. Sinabi sa akin ni Thea na kayang-kaya ko yon. Siya nga raw ay walang nagturo sa kanya. Ang bala lang niya ay marunong siyang gumamit ng computer. Saka kapag doon daw ako nagtrabaho ay libre na akong makakagamit ng computer kasi may sariling computer doon si Thea na siyang ginagamit niya kapag merong nagpapaprint at nagpapaburn ng CD. Doon din daw ako magda-download ng music at videos kung merong magpapa-download. Naging masaya ako sa mga sinabi ni Thea, Papa Dudut. Naisip ko na kung doon na ako magtatrabaho ay malaking bagay yon para sa akin. Kumpara kasi sa sinasahod ko sa pagbabantay ng baby ay mas malaki ang sasahuring ko doon. May 2 araw na rest day daw doon sa internet shop every month at pwede kong gamitin ang araw na yon para sa pagiging labandera ko. Tapos ay hindi pa ako pagod kasi nakaupo lamang ako at naka-aircon pa. Sinabi ko yon sa nanay ko at ang sabi niya ay mas okay nga kung doon na ako sa internet shop magtatrabaho para hindi na ako masyadong nahihirapan. Naaawa na rin pala siya sa akin na nag-aalaga ako ng baby tapos ay naglalaba pa. Kahit daw yung pagbabantay na lang sa internet shop ang gawin ko para makapagpahinga naman ako. Huwag na raw akong tumanggap ng paglalabada. May maganda palang dulot yung pagpunta mo sa internet shop ni Sir Rob, no? Sana'y makapagsimula ka na kaagad doon, ang sabi ni nanay. Hindi pa naman po sigurado, ang sabi ni Thea ay irerekomenda lang niya ako kay Sir Rob kapag paalis na siya. Saka sa susunod na taon pa po yun, wika ko. Abay dapat na iniisip mo nang mapapasayo yun. Kapag may gusto kang mangyari sa buhay mo, palagi mo lamang isipin na mangyayari yun sa'yo, turan pa ni nanay. Sa tuwing nagpupunta ako sa internet shop ni Sir Rob ay palagi kami nagkwekwentuhan ni Thea. Ayon kay Thea ay tuloy-tuloy na ang pag-alis niya sa internet shop.
Gusto na raw niyang magkaroon ng isang trabaho na mas malaki ang sinasahod niya kumpara sa pagbabantay ng internet shop. Pinayuhan pa niya ako na kapag nag-18 na ako ay mag-apply na rin ako ng trabaho na kahit minimum ang sweldo. Pero habang wala pa akong 18 ay magtiis muna ako sa internet shop kapag ako na ang pumalit kay Thea. Sa tingin mo ay papayag kaya si Sir Rob na ako ang pumalit sa iyo? Tanong ko kay Thea. Oo naman, malaki ang tiwala nun sa akin. Alam niya na hindi ako magre-rekomenda ng kapalit ko na mapapahiya ako. Huwag ka mag-alala kasi 1 week bago ako mag-resign, dito ay magsasabi na ako kay Sir Rob. Para may oras pa ako na ituro sa iyo ang mga dapat mong malaman dito. Tugon pa ni Thea. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay medyo kinakabahan talaga akong kung tatanggapin ba ako ni Sir Rob na kapalit ni Thea. Baka kasi may iba siyang gustong ipalit kay Thea o hindi siya magtitiwala sa akin. Ganun pa man ay palagi kong ipinagdarasal na sana ay ako na talaga ang pumalit kay Thea sa internet shop bilang tagabantay. Mabilis na lumipas sa mga araw at buwan. Hanggang sa pagpunta ko sa internet shop ay sinabi sa akin ni Thea na isang linggo na lang ay aalis na siya roon. Ang sabi pa niya ay nagpapaalam na siya kay Sir Rob at nasabi na rin niyang tungkol sa akin. Gusto raw akong makilala ni Sir Rob sa susunod na araw kaya pumunta ako roon ng umaga. Tuwang-tuwa ako sa ibinalita ni Thea, Papa Dudut. Talagang nagpasalamat ako sa kanya ng sobra. Kasi pinush niya talaga ang pag-recommend sa akin sa may-ari ng internet shop bilang kapalit niya. Ang sabi ni Thea ay wala raw yun. Ganon din daw kasi siya dati. Gustong magtrabaho para makatulong sa pamilya. Kaya huwag ko raw siyang ipapahiya at pagbutihan ko ang pagtatrabaho. Malay ko raw kapag hinusayan ko ay dagdagan ni Sir Rob ang sahod ko o kaya ay bigyan pa ako ng bonus. Maging si nanay ay natuwa sa ibinalita ko. Pero sabi ko'y hindi pa rin naman sure kasi wala namang nasabi si Thea na tanggap na ako. Gusto lang naman akong makita at makausap ni Sir Rob. Kinabukasan ay bumalik ako sa internet shop at sinabi sa akin ni Thea na tatawagan na niya si Sir Rob. Pagdating ni Sir Rob ay pinakilala na niya ako kay Thea. Ako raw yung nire-recommenda ni Thea na ipapalit sa kanya. May ilang bagay na tinanong si Sir Rob sa akin kagaya ng kung marunong ba akong gumamit ng computer. Mag-print, mag-burn ng CD at mag-download. May typing jobs din daw akong dapat gawin kung minsan. Sabi ko ay alam kong lahat gawin yon kasi naituro na sa akin ni Thea. Mahigpit din daw na ipinaalala ni Sir Rob na ayaw niya sa lahat ay yung malikot ng kamay at nangungupit. Sinabi ko sa kanya na hindi ako ganoon dahil kahit mahirap kami ay tinuruan kami ng magulang namin na huwag magnakaw. Nang sabihin ni Sir Rob na sa susunod na linggo na raw ako mag-uumpisa pag-alis ni Thea, naluha pa ako sa sobrang tuwa sa pasasalamat. Tuwang-tuwa din kami ni Thea kasi natanggap ako bilang kapalit niya sa pagbabantay sa internet shop. Alam daw niya na papayag si Sir Rob kasi malaki ang tiwala nito sa kanya. Simula noon tuwing gabi ay nasa internet shop na ako dahil may mga kailangan pang ituro si Thea sa akin. Hindi ko kasi pwedeng gawin yon ng umaga dahil may binabantayan akong baby. Sinabi ko na rin doon sa nanay ng baby na binabantayan ko na mag-resign na ako kasi hindi ko na magagawa ang trabaho ko sa kanya kasi magbabantay na ako ng internet shop. Naintindihan naman daw niya ako at ang sabi niya ay maghahanap na lamang siya kaagad ng ipapalit niya sa akin. Naituro naman ni Thea sa akin ang lahat ng dapat kong malaman sa pagbabantay ng internet shop ni Sir Rob. Hindi lang pala pagbabantay ang kailangan kong gawin kundi marami pang bagay. Bukod pa doon tuwing umaga bago ako magbukas ay maglilinis muna ako. Ako rin ang maglilinis ng mga computer na naroon araw-araw para hindi raw kaagad masira. Wala namang problema yon sa akin kasi madali lamang yon para sa akin, Papa Dudut. Meron doong 6 na desktop computer at ang main computer na ginagamit ko sa printing at pagda-download ng kung ano-ano pa. Sa unang araw ng trabaho ko sa internet shop ay medyo nangangapa pa ako. Nakakalito yung pag-set up ng timer at medyo nagugulat pa ako kapag tumutunog yon kapag time na.
Nahihiya pa akong sabihin sa gumagamit ng computer na time na sila o kapag tatanungin ko sila kung mag-extend pa ba sila ng oras. Pero gaya ng sabi ni Thea, sa umpisa lamang naman ako mahihirapan ng kaunti. At kapag nagtagal ay masasanay na rin ako at parang wala na yon sa akin. Sa totoo raw ay hindi naman nakakapagod ang pagbabantay sa internet shop. At tama naman ang sinasabi ni Thea dahil after ng 2 weeks ay nasanay na agad ako. Hindi na ako nahihirapan at hindi na rin ako nahihiya pa. Halos kilala ko na rin ang ilang tao na palagi nagko-computer doon at alam na rin ang iba ang pangalan ko. Dahil sa libre ang lunch at dinner at may pamerienda pa ay malaking bagay yon para sa akin. Kasi hindi ko na kailangan bumili ng pagkain ko. Hindi rin naman yon ganong kalayo mula sa aming bahay kaya naglalakad na rin ako. Siguro ay 5 minutes walk lamang yon. Sa gabi kapag uuwi ako ay sinusundo naman ako ni tatay o kaya ng nanay ko para sigurado sila na ligtas ako makakauwi sa bahay. 11 PM kasi nagsasarado yung internet shop, Papa Dudut. Sobrang saya ko ng makaisang buwan na ako roon dahil natanggap ko na rin sa wakas ang unang sweldo ko. Ibinigay ko ng buo kay nanay ang unang sahod ko at ang sabi ko ay siya nang bahalang gumastos noon sa mga pangangailangan namin. Wala naman kasi akong gustong bilhin na kung anong bagay at ang nasa utak ko lang noon ay makatulong sa aking pamilya dahil alam ko ang aming sitwasyon. Sa loob ng isang buwan ko sa aking bagong trabaho ay may ilang tao na akong natatandaan na palaging nasa internet shop. At isa na doon si Kuya Abel. Isa siyang tricycle driver. Siguro ay nasa late 20s na siya. May malapit kasing terminal ng tricycle sa may internet shop. Kaya kapag nakapila siya roon ay tumatambay siya sa shop. Hindi siya gumagamit ng computer at nanonood lamang siya ng mga nagko-computer. Sa totoo lang ay bawal ang tambay sa internet shop ni Sir Rob. Pero dahil napansin ko na parang gustong matuto ni Kuya Abel ng paggamit ng computer sa pamamagitan ng panonood sa mga gumagamit noon, ay hinahayaan ko na lamang siya. Isa pa, hindi naman siya maingay at magulo. Pangiti-ngiti lamang siya, Papa Dudut. Kapag binibiro siya ng ilang bata na ang tanda na niya pero hindi siya marunong gumamit ng computer. Isang tanghali, walang customer kaya nanood ako ng videos online. Pumasok si Kuya Abel at sinabi niya na gagamit siya ng computer ng 30 minutes lang. Pinili niya yung computer na malapit sa akin. Natuwa ako kasi sinubukan na niyang gumamit ng computer. Maya-maya ay tinawag niya ako at ilagay ko raw sa pwede niyang panoorin ng videos kagaya ng ginagawa ko. At nilagay ko yon sa YouTube. Nakita ko na ang saya ni Kuya Abel nang sa wakas ay nakagamit na siya ng computer. Doon na nagsimula na halos araw-araw ay naroon si Kuya Abel at umuupo na rin siya para mag-computer, Papa Dudut. Kapag ba hindi alam si Kuya Abel, ay sa akin siya nagtatanong. Siyempre, tinuruan ko siya. Hanggang sa hindi na niya kinailangan ng tulong ko at mabilis siyang natuto. Naglalaro na rin siya ng online games na naging paborito na niya. May mga pagkakataon din na habang nagko-computer siya ay tinatawag siya ng kapwa tricycle driver niya dahil siya na pala ang susunod sa pila para bumiyahe. Mabait si Kuya Abel, Papa Dudut. Kapag may tumatambay at obvious na nakiki-aircon lang ay pinapalabas niya. Kapag may maingay ay pinapatahimik niya. Minsan ay nasabi na rin niya sa akin na sana raw. Kapag may isip na ang anak niya na 2 taon ay matuto ka agad itong mag-computer kasi pwede itong magamit sa pagtatrabaho, kagaya ng ginagawa ko. Ayaw daw niyang matulad sa kanya ang anak niya na kung kailan matanda na ay sakalang natutong gumamit ng ganung bagay. Isa sa mga hindi ko makakalimot ng memory ko kay Kuya Abel ay noong may nag-chancing sa akin na isang lalaking customer. May isang lalaki na pumasok sa internet shop para magpa-download ng kanta. Dala niya ang MP3 player niya at nasa likuran ko yung lalaki habang sinasabi niya yung mga kantang ipapadownload niya. Si Kuya Abel naman ay nasa dulo at abala sa paglalaro ng online games. Medyo malakas gumamit ng keyboard si Kuya Abel kaya pinagsabihan ko siya na dahan-dahan kasi baka masira. Aniya ay nadadala lang daw siya sa paglalaro.
Tinanong sa akin ng lalaki kung pwede niyang makita ang mga nakasave na kanta sa PC na gamit ko at baka meron siyang magustuhan. Nagulat ako ng inagaw ng lalaki sa akin ng mouse para siya na mag-scroll sa folder kung saan ay nakasave ang mga kanta. Nakakabay na yung lalaki sa akin at hinihimas na niya ang balikat at braso ko. Hindi ako makagalaw ng time na yon pero hindi na ako komportable. Gusto kong alisin yung kamay ng lalaki sa akin kasi hindi ko naman siya binigyan ng permiso na hawakan ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko ng time na yon at feeling ko kapag nagtagal pa ay hahawakan na ako ng lalaki sa iba pang parte ng aking katawan. Hanggang sa napatingin ako kay Kuya Abel at nakita ko na nakatingin din siya sa akin. Siguro ay napansin ni Kuya Abel na natatakot ako kaya bigla siyang tumayo at lumapit sa amin ng lalaki. Tinapik niya sa balikat yung lalaki. Brad, iba na yata yung hawak mo sa pinsang ko. May nahong sabi ni Kuya Abel. Ha? Eh nakakabay lang naman ako eh. Sabi ng lalaki at doon na niya inalis ang pagkakahawak niya sa akin. Hindi eh. Kakilala mo ba ito, Myla? Tanong ni Kuya Abel. Hindi po kuya. Medyo danginginig kong sagot. Tila natakot ang lalaki kay Kuya Abel kaya sinabi nito na babayaran na lamang nito ang mga kantang na ipasok ko sa MP3 player niya. Pagkabayad niya ay umalis na rin siya at doon ako nakahinga ng maayos. Ano, okay ba yung pagpapanggap ko na pinsan mo? Natatawang tanong ni Kuya Abel. Salamat kuya. Kung hindi ka lumapit ay baka kung ano pa ang ginawa ng manyak na yun sa akin. Pagpapasalamat ko. Wala yun, babae rin kasi ang anak ko. At kapag may nag-chancing sa kanya ay ganun din ang gagawin ko. Baka nga mas malala pa. Basta kapag may nambasto sa'yo rito, magsabi ka sa akin at ako ang bahala. Turan pa ni Kuya Abel. Natouch ako ng sobra sa concern na ipinakita ni Kuya Abel sa akin, Papa Dudut. Aniya ay malaki rawang na itulong ko sa kanya para matuto siyang gumamit ng computer dahil naging matyaga raw ako sa pagtuturo sa kanya kapag meron siyang itinatanong sa akin dati. Isang gabi ako na lamang ang mag-isa sa internet shop at naghihintay na lamang akong mag-alas 11 para makauwi na ako. Binibilang ko na ang kita sa maghapon para masigurado ko na wala yung kulang. Maya-maya ay pumasok si Kuya Abel at umupo siya roon sa dulo kung saan siya palagi nakapwesto. Sinabi ko sa kanya na gabing-gabi na siya nag-computer at tinanong ko kung ilang minuto siya pero hindi siya sumagot. Nagtaka ako sa kilos ni Kuya Abel pero naisip ko na baka hindi lang maganda ang mood niya. In-open time ko na lamang ang oras ni Kuya Abel pero sinabi ko sa kanya na malapit na akong magsarado. Nang dumating na ang tatay ko ay ibinigay ko na kay Sir Rob na nasa grocery store sa tabi ang pera at ang sabi ko ay isusunod ko na lamang yung bayad ni Kuya Abel. Pagbalik ko sa loob ng internet shop ay nagtaka ako kasi wala roon si Kuya Abel. Inassume ko na umalis siya at wala rin siyang iniwan na bayad. Nagsarado na ako at sinabi ko kay Sir Rob na hindi nagbayad si Kuya Abel pero bukas ay sisingiling ko siya. At idadagdag ko na lang yung bayad niya sa kita sa susunod na araw. Ang sabi ni Sir Rob ay hayaan ko na lamang kung saglit lang naman na gumamit ng computer si Kuya Abel. Pagkatapos noon ay magkasabay na kaming umuwi ng bahay ng tatay ko. Nang gabing yun ay hindi ko alam kung bakit ko napanaginipan si Kuya Abel, Papa Dudut. Wala namang nakakatakot sa panaginip ko. Nandun daw kami sa internet shop at nagko-computer siya. Sinabi niya sa akin na aalis na siya at pupunta siya sa napakalayong lugar. Sabi ko'y mag-a-abroad na yata siya at ang sagot naman ni Kuya Abel ay hindi. Basta malayo raw ang pupuntahan niya at hindi na siya babalik pa. Wala akong kalam-alam na isa na pala yung pangitain. Kinaumagahan, hinihintay namin si nanay na bumili ng pandesal kasi mag-aalmusal na kami. Nang dumating si nanay ay isang masamang balita ang sinabi niya sa amin. Diyos ko, patay na pala si Abel. Hinold up kagabi at sinaksak. Hindi na nakaabot ng buhay sa ospital. Sayang at ang bait pa naman nun. Grabe na talaga ang panahon ngayon. Ang daming halang ang kaluluwa at hindi magtrabaho ng marangal. Kaya ikaw, Myla, ha, huwag kang uuwi hanggat hindi ka namin sinusundo ng tatay mo sa gabi. Turan pa ni nanay. Si Kuya Abel? Palagi po siyang nasa internet shop. Hindi makapaniwalang sabi ko.
Talungkot din ako sa balitang yon dahil kahit papaano ay naging malapit na si Kuya Abel sa akin. Naisip ko pa nga na baka nangyari ang pagkamatay niya after niyang magpunta sa internet shop. Oo, yun nga, wala na talagang pinipiling oras ang mga masasamang loob. Abay, maaga pa raw nung nangyari yon, sabi pa ng nanay ko. Anong oras po ba sinaksak si Kuya Abel? Tanong ko. Maaga pa raw mga bandang alas 9 kagabi, sagot ni nanay. Natigilan at nanlamig ako nang malaman ko ang oras ng pagkamatay ni Kuya Abel. Kung iisipin kasi parang imposible yon. Kasi noong nakaraang gabi ay nakita ko pa siyang pumunta sa internet shop ilang minuto bago mag alas 11. Kinilabutan at natakot ako nang ma-realize ko na posibleng kaluluwa ni Kuya Abel ang nakita ko noong nakaraang gabi. Nang sabihin ko yon kina nanay at tatay ay kinilabutan daw sila. Siguro raw ay hindi pa alam ng kaluluwa ni Kuya Abel na wala na ito kaya ginawa pa rin ito ang madalas niyang ginagawa noong nabubuhay pa. Doon ko na rin nalaman ang dahilan kung bakit ko napanaginipan si Kuya Abel. At sinabi niya na pupunta siya sa malayong lugar para magpaalam na pala siya sa akin sa panaginip. Pero ang hindi ko talaga kayang kalimutan ay noong nakita ko siya sa internet shop pagkatapos niyang mamatay. Tinanong ko si tatay kung nakita rin ba niya si Kuya Abel noong sumilip siya sa internet. Noong sunduin niya ako at ang sabi niya ay hindi. Ako lang daw ang nakita niya sa loob at wala akong kasamang ibang tao sa internet shop. Bigla tuloy ako nagkaroon ng takot na pumasok sa trabaho dahil baka magpakita na naman si Kuya Abel sa akin. Pero dahil sa yun ang trabaho ko ay ayokong mabawasan ang sahod ko. Para sa buwan na yun ay pumasok pa rin ako. Sayang din kasi ang isang araw at iniisip ko na lang na kung sakali magpakita o magparamdam si Kuya Abel sa akin ay wala naman siyang gagawing masama sa akin, Papa Dudut. Nakipaglamay ako ng isang gabi kay Kuya Abel. Nang sunduin ako ni nanay ay sinabi ko sa kanya na dumaan muna kami sa bahay ni na Kuya Abel at pumayag naman siya. Mas lalo akong nalungkot nang makita ko si Kuya Abel sa loob ng kanyang kabaong. Nakakalungkot kasi alam kong mabuti siyang tao at masyado pa siyang bata para mawala. Paano na ang anak at ang asawa niya? Naalala ko rin yung sinabi niya sa akin na gusto niyang matuto kaagad na mag-computer ang anak niya. Alam ko na marami pa siyang pangarap sa buhay, hindi lang para sa sarili niya kundi para na rin sa kanyang pamilya. Sa pagkakataon na yun ay nalaman ko sa asawa ni Kuya Abel na hindi pa rin nahuli yung pumatay kay Kuya Abel. At ang sabi ni nanay sa kanya ay darating din ang araw na magkakaroon ng hustisya ang nangyari kay Kuya Abel. Kung hindi man daw yon makuha sa lupa ay sigurado na hindi makakataka sa hatol ng nasa itaas ang responsable sa pagkawala ni Kuya Abel. Hindi ko na nagawang makipaglibing kay Kuya Abel dahil meron akong pasok noon sa trabaho. At alam ko na naiintindihan naman niya ako. Sinabi ko na lamang sa aking sarili na kapag nagkaroon na ako ng rest day ay dadalawin ko siya sa sementeryo. Ilang araw pa ang lumipas at kahit paano ay natanggap ko na ang pagkawala ni Kuya Abel. Naging parang kapatid ko na siya. Hinding-hindi ko makakalimutan yung tinulungan niya ako noong merong lalaki na hinawakan ako ng walang consent. Napakalaking bagay noon sa akin lalo na at nanggaling yon sa kagaya ni Kuya Abel na hindi ko naman talaga kaano-ano. Yun nga lang ay hindi pa nga yata alam ng kaluluwa ni Kuya Abel na wala na siya, Papa Dudut. Ilang araw ang lumipas simula nang mailibing siya ay nagsimula na siyang magparamdam sa internet shop kung saan ako nagtatrabaho. Ang akala ko kasi hindi na mauulit yung unang beses siya nagpakita sa akin. Pero nagkamali ako, Papa Dudut. Ang sumunod na pagpaparamdam ni Kuya Abel ay nung isang gabi na nagbabantay ako sa internet shop. Nagtatype ako noon kaya nakatutok ako sa monitor ng computer. May dalawang computer, yung isa ay nasa malapit habang yung isa naman ay nasa likuran ko. Ilang minuto na lamang noon at malapit ng mag-alas 11. Habang abala ko sa aking ginagawa ay narinig kong bumukas ang pinto. Nasa tabi ako ng pinto pero nakatalikod ako. Kaya para makita ko kung sino ang pumasok ay kailangan ko pang lumingon. Pero hindi ako lumingon kasi naaaninag ko sa monitor na may isang tao na dumaan sa likuran ko. Narinig ko rin ang paglakad niya.
Sa gilid ng aking mata ay nakita ko na pumwesto ang taong yon sa pinakadulo sa hanay ko. Tinanong ko siya kung ilang oras niya pero hindi siya sumagot. Hindi ko pa rin siya noon tinitingnan ng direkta. Nang ulitin ko ang pagtatanong ko ay hindi pa rin siya sumasagot. At doon ko na siya tinignan. Nagtaka ako kasi wala akong nakitang tao sa pinakadulo, Papa Dudut. Kinilabutan din ako kasi alam ko na meron talagang taong pomasok noon. Nasaan yung pumasok kanina? Nakita nyo ba? Tanong ko doon sa dalawang gumagamit ng computer. Wala naman pumasok ate. Nananakot ka yata. Sagot pa ng isa. Hindi, meron talaga ako nakita. Hindi ko nga lang nakita kung sino. Doon siya umupo sa may dulo. Pilit ko. Ako rin ate, wala ako nakita. E di sana makikita ko kaagad yon kasi kahanay ko siya. Sabi ng isa pang customer na nasa tabi ko. Talagang nagtaka ako ng sobra nang mangyari yon, Papa Dudut. Hindi naman ako inaantok para kung ano-ano na lamang ang makita ko. Hanggang sa sumagi sa isipan ko na baka si Kuya Abel ang inakala kong pumasok na tao. Mas lalo pang lumakas ang kutob ko nang ma-realize ko na yung pinwestuhan niya ang computer. Nang pumasok na biglang nawala ay ang palaging pinapwestuhan ni Kuya Abel noong nabubuhay pa siya. Nagtaas ang tuloy ang balahibo sa braso ko ng oras na yon. At mas lalo pa akong natakot nang umalis na ang dalawang customer. At ako na lamang ang natira doon. Nag-concentrate na lamang ulit ako sa pagta-type at nagpatugtog ako ng mga Christian songs para kahit paano ay mawala ang takot na aking nararamdaman. Dahil sa sobrang seryoso ko sa ginagawa ko ay nagulat ako at napasigaw nang biglang pumasok si nanay para sunduin ako. Doon ko lang nakita na alas 11 na pala at pwede na akong makauwi sa bahay. Habang naglalakad kami ni nanay pauwi ay tahimik lamang ako dahil hindi talaga mawala sa isipan ko yung nangyari ng gabing yon sa internet shop. Kung tama ako sa hinala ko na si Kuya Abel nga. Ang nagpaparamdam sa akin doon, nagtataka ako kung bakit sa akin niya yon ginagawa. Na nasa bahay na kami ni nanay ay napansin niya na parang wala ako sa sarili. Ayos ka lang ba, Myla? Kanina ka pang nakatulala. May nangyari ba? Tanong ni nanay. Parang nagpaparamdam po si Kuya Abel sa akin kanina. Pag-amin ko at saka ko ay kinuwento sa kanyang nangyari at tinanong ko na rin kay nanay kung ano kaya ang ibig sabihin noon. E baka napalapit na rin talaga si Abel sa iyo. At sabi mo nga ay itunuring mo na siyang parang nakakatandang kapatid. Pwede rin na hindi pa rin alam ni Abel na patay na siya. Kaya ginagawa pa rin niya yung mga bagay na ginagawa niya noong nabubuhay pa siya. Sagot ni nanay sa akin. Natatakot kasi ako nanay. Baka may gustong ipagawa si Kuya Abel sa akin. Baka mamaya ay gusto pala niyang ipahanap sa akin yung pumatay sa kanya. Kasi hanggang ngayon ay hindi pa rin nahuhuli. Ayoko naman ang ganun. Ang kinikilabutan kong wika. Hindi ka naman siguro bibigyan ni Abel ng responsibilidad na hindi mo kaya. Trabaho na yun ng mga pulis. Huwag kang mag-isip ng ganon. Kilala ko rin si Abel at alam kong mabait siya. Baka talagang napalapit na siya sa iyo kaya nagpaparamdam siya sa iyo. Sabi ng nanay ko. Pinilit kong alisin sa utak ko ang naisip ko na baka pinapahanap sa akin ni Kuya Abel ang pumatay sa kanya. Tama si nanay. Alam naman siguro ni Kuya Abel na wala akong kakayahan na gawin yon. Kaya kahit paano ay nakampante ako na wala namang masamang dahilan kung magparamdam sa akin si Kuya Abel. Pero syempre kahit na alam kong mabait siya ay nakakatakot pa rin kung multo na niya ang makikita ko. Kaya nang sumunod na araw, pagpasok ko sa internet shop ay ipinagdasal ko ang kaluluwa ni Kuya Abel at ang katahimikan niya. Nang sumunod na araw naman ay pumunta ako sa sementeryo at nagpasama ako sa isa kong kapatid. Dinalaw ko ang puntod ni Kuya Abel. Nag-alay ako ng kandila at panalangin para sa kanya. Sinabi ko rin na sana'y huwag na siyang magparamdam o magpakita sa akin kasi matatakotin ako sa mga multo.
Kahit pasabihin na kilala ko naman siya ay umaasa ako na nakuha ni Kuya Abel ang mensahe ko at itigil na niya ang pagpaparamdam sa akin sa internet shop. Lumipas nga ang ilang linggo na naging okay na ang lahat at wala na akong naramdaman na kakaiba sa internet shop. Wala na yung bigla na lang magtataasan ang balahibo ko. Kaya unti-unti nang nawala ang takot ko. Nang time na yon ay lagpas na ng 2 buwan simula ng mamatay si Kuya Abel at ang magandang balita ay nahuli na ang pumatay sa kanya at nakulong na. Hindi naman ganong kalaki ang lugar namin kaya kapag may mga ganong balita o pangyayari mabilis na kumakalat at nalalaman ng mga tao. Nagpasalamat ako sa Diyos kasi alam ko na mas matatahimik na si Kuya Abel sa kabilang buhay kasi mapaparusahan na nang naaayon sa batas ang sumalbahe sa kanya. Yun din ang nakita kong dahilan kung bakit hindi na nagparamdam sa akin si Kuya Abel. Siguro ituloy na siyang tumawid sa kabilang buhay kasi alam niyang mahuhuli na ang pumatay sa kanya. Matatahimik na talaga siya kasi nakamit na niya ang hustisya sa nangyari sa kanya, Papa Dudut. Pero kung sa akala ko ay tapos na ang pagpaparamdam ni Kuya Abel, ay nagkamali ako. Parang ipinahinga lamang niya ako ng matagal tapos ay magbabalik na naman siya. Sa mga lumipas na araw ay lalo na kapag mag-isa ako sa shop ay may pakiramdam ako na parang meron akong kasama palagi. Parang may taong nakatayo sa likuran ko pero kapag lumilingon ako ay wala naman pala. May isang beses pa nga na bigla na lamang nag-on yung PC sa dulo kung saan dati ay palaging nakapwesto si Kuya Abel. Hindi ko na lamang yon binigyan ng ibang kahulugan kasi naniniwala talaga ako na wala na roon si Kuya Abel. Isang gabi ilang minuto na lamang ay 11:00 na. Nasa labas na si tatay at hinihintay ako. Wala nang customer noon kaya mag-isa lamang ako. Nanood lamang ako ng isang anime na pinapanood ko kapag wala akong ginagawa. Habang nasa pinapanood ko ang atensyon ko ay bigla kong naramdaman na biglang lumamig. Medyo nagtaka ako kasi pinatay ko ng aircon kasi wala nang customer. Saka paalis na rin ako. Hindi ko yon pinansin. Hanggang sa bigla akong nakarinig na parang may nagtatype sa keyboard. At hindi ako pwedeng magkamali. Isang keyboard sa dulo ang narinig ko. Nung una'y mahina lang ang tunog ng keyboard, ang pumasok agad sa isipan ko ay si Kuya Abel. Tuluyan ako na takot nang biglang lumakas ang tunog sa pagtatype sa keyboard, Papa Dudut. Yung parang sisirain na niya ang keyboard. Mas lumakas ang hinala kong nagpaparamdam na naman si Kuya Abel kasi kung minsan ay ganun siyang gumamit ng keyboard lalo na kapag naglalaro siya ng online games. Kuya Abel, huwag mo naman akong takutin, tama na. Natatakot po ako. Ang umiiyak kong pakiusap sa kanya. Sa sobrang takot ko ay napatakbo na ako palabas ng internet shop. Magkausap noon si tatay at si Sir Rob at nagtaka sila nang makita ako na umiiyak. Sinabi ko sa kanya ang nangyari at ang sabi ni Sir Rob ay pwede na akong umuwi kahit na hindi pa 11:00. Kinabukasan ay nilagnat na ako ng mataas, Papa Dudut, kaya ilang araw din akong hindi nakapasok sa trabaho. Siguro nilagnat ako sa sobrang takot. Nang makabalik na ako sa trabaho ay nakita ko na meron ng maliit na altar malapit sa computer na ginagamit ko. Sinabi rin sa akin ni Sir Rob na pinabless na niya ulit ang internet shop. Mabuti na lang talaga at naniniwala siya sa sinabi ko. Simula nga noon ay tuluyan nang natigil ang pagkaparamdam ni Kuya Abel. 19 years old ako nang mag-resign ako sa trabaho ko na yon at nagtrabaho na ako sa ibang lugar. Doon ako nagkaroon ng chance na makapagtrabaho sa ibang bansa at hanggang ngayon ay nagtatrabaho pa rin ako malayo sa aking pamilya. Mahirap pero kinakaya ko. Kasi naniniwala ko na ito na ang paraan upang maiahon ko sa kahirapan ng aking pamilya, Papa Dudut. Kung minsan ay naalala ko pa rin si Kuya Abel, kung buhay siguro ngayon si Kuya Abel, ay isa siya sa mga taong matutuwa sa nangyayari ngayon sa buhay ko. Lubos na nagpapasalamat, Myla. Mapalad ka kung may taong nagmamalasakit sa iyo, kahit na hindi mo siya kadugo. Isang tao na handa kang tulungan kapag nalalagay ka sa alanganin. Nakakalungkot nga lang na kung sino pa ang mabuting tao ay may mga pagkakataon na sila pang nawawala ka agad sa atin. Kaya habang nakakasama mo pa sila ay ipakita mo sa kanila
ang taus-puso mong pagpapasalamat sa ginagawa nila para sa iyo. Isang simpleng thank you ay malaki na po ang epekto sa kanila kasi malalaman nila na nakikita at na-appreciate mo ang pagmamalasakit ng ginagawa nila sa iyo. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo mabubuhay dito sa mundo, kaya palagi nating piliin ang maging mabuti upang wala na tayo ay kabutihan pa rin ang maiiwanan nating alaala sa mga tao. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Hanapin po ang Kaistorya YouTube channel at ang Papa Dudut Family YouTube channel. Sana po ay mag-subscribe kayo at manood din ng ibang mga YouTube channel ko. Maraming salamat po sa inyong suporta, mga ka-online. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal. Papa Dudut Stories.